Sasabihin ko sa inyo yung mga struggle ko ngayon. Ko ngayon second trimester. You are my sunshine. My only sunshine. As much as possible, ayokong ma-feel nila nag-iinarte ako dito when it comes to food. Kasi nung hindi ako buntis, hindi talaga ako choosy sa food. Tuin ko ngayon ay ginataang gulay. Galing sa Philippines. Kailan ko lang naman kakain. Ito na lang gamitin. Hulaan mo anong Tagalog yan. Calabares? Ano? Kala akong matalino ka sa hulaan. Hindi nararamdaman ko talaga gusto mo pa ng isang asawa dito eh. Nagpapaalam ka na sa nanay mo. Ha? Hindi, pinupush mo na yung nanay mo eh. Merong comment dito, sabi niya, pakita mo naman yung baby bump mo. Baby bump reveal. Kita mo ba? Smusa kayo, gusto mo tingin-tingin ng bump. Bawal yun ha? Pakita mo yun ako sa'yo. Ako ng bahala. Ipakita sa'yo. Hindi, yes. Masyadong malaki to. Hindi ko muna ipapakita yung baby bump kasi nasa praning stage pa rin ako. Napapraning pa rin ako. Feeling ko pag pinakita ko parang mauusog. Evil eye. Soon, malapit na. Kita nyo din siya. Kita mo sa kanila? Hindi mo nakita. Ano, hindi kita? Tago-tago mo sa akin eh. Kita ko na. Paglagay ko ng fetal doppler. Tapos minsan, talk to my baby. Bunny, talk to my baby. You know, talk to me, baby. Kanta mo siya. Kanta mo siya. Pakita mo na yung kanta mo. Sige na. Gandaan mo. You are my sunshine. My only sunshine. You make me happy. When skies are gray. Kita na yung galing. Hanggang dun lang yung lyrics niya, guys. 2 weeks to remember this talaga. Nang 2 weeks talaga. Na-appreciate ko lang yung baby bump ko noong mga 15 weeks ako. Doon lang. Kasi nung mga early weeks, parang busog-busog lang eh. Giging mataba ka. Nakakatuwa ba yun? Siyempre, kita ko din ng mataba ni Sarah. Na yung same. Taba! Dito ka! Taba! Dito ka! Ah. Okay lang mataba ako. Okay lang. Kahit pagkapanganak. Okay lang. No problem. Tapos maghanap ka ng sexy. Hindi naman. No. I accepted na. Sasabihin ko sa inyo yung mga struggle ko ngayon. Yung mga struggle ko ngayon second trimester. Nung first trimester, mas maselan ako sa pagkain. Ngayon, okay-okay na. Kapag ka umaga and tanghali, parehas kami ng kinakain. Pare-pares kami. Indian food. Pero kapag gabi, guys, kailangan kong masatisfy kasi yung panlasa ko para makatulog ako ng maayos. Kahit lo. Ibig sabihin, hindi ka masaya sa pagkain namin. And pag gabi talaga, ang dami kong naiisip. Kapag hindi kupet yung pagkain. Diba, may question ako. Di ba kagabi, nagising na naman ako? Yes. May question ako. Luto ako ng pagkain. Itlog, boiled egg yung kinain ko. May question ako. Ano? Mostly, gigisingan mo ko eh. Lagi na sabi mo ba, niluto mo ko ito. Kagabi, hindi mo nagising ako. Kasi gusto ko masarap yung tulog mo. Kasi maaga ka ng gising. Yak-yak na ako dahil sa sabi mo. Sobrang care mo ko talaga. Gusto ko matulog ka. Sobrang touch na ako yung sa puso ko. So, recently ako na lang pag... Yun yung nangyayari kapag kumain ako ng Indian food na hindi ko bet sa gabi. Talagang nagigising ako. Hindi ako nakakatulog. Gabi tapos, luto niya itlog, tapos hindi niya utos ako? Kung ano-anong naiisip ko kasi kapag gabi, hindi masaya yung chan ko. Tapos, iinis na ako sa'yo na naman ah. Gusto mo na namang ma-high blood ako sa'yo. Hindi mo talaga respeto yung emotions ko. Wala akong pakialam sa drama mo ah. Sanay na ako dyan. Konting loyal. Ayoko ng loyal. Kanya-kanya kami ng ulam paggabi. Sarili, meron siya sarili bundok na gabi. Pag alam kong hindi nila bet yung Filipino food, hindi na ako nagluluto para sa kanila. Sa akin na lang. Pero kapag kaalam kong magugustuhan nila, dun lang ako magluluto ng pangmaraman. Pero ginata na yung luto mo, masarap diba yan? Hindi, may hipon ito kasi. May hipon siya. Ako na. As much as possible, ayokong ma-feel nila nag-iinarte ako dito when it comes to food. Kasi nung hindi ako buntis, hindi talaga ako choosy sa food. Kung anong pagkain nila, yun yung kinakain ko. Ngayon lang talaga, nakikita nilang nagluluto ako ng sarili kong pagkain. Dahil sa akin, she is... Hindi naman arte, kami din, sarili-sarili na lasa namin. Iba gusto, iba hindi, iba gusto. They feel ba na ma-arte ako sa food hindi. Na yan? Hindi naman. Alam ni Mami. They understand? Mom knows. Kasi siya din ganyan. Tara, luto! Ang lulutuin ko ngayon ay ginataang gulay. Galing sa Philippines to. Buti na umuwi si Bazit noon.
So may mga nakakain akong Pinoy food. May nakita kami sa grocery na ganito. Yung sahog-sahog ko sa gulay. Wala silang sitaw. Di ko alam nasaan ba yung sitaw nila. May sitaw ba kayo? Mayroon, pero yung seeds. Oh, tanggalin mo. Dagdagan mo pa. Kapag gabi, di Pino food talaga ako. Hindi ka nagagalit pag gabi. Kahit anong gusto mo sa ay no your struggles. Talaga ba? If I will not stand for you, who will stand for you? Paano malaki? Kahapon nood namin na isang sobrang scary movie na Filipino. Oh my God. Hindi naman scary. Hanggang ngayon takot pa rin ako. Mas scary yung mga dati. Yung Shake, Rattle and Roll, guys. Panood nyo ba yun? Si Sarah, sobrang mayabang sa akin. Kahapon. Bani, nood tayo ha? Bani, Filipino movie, sobrang scary nga. Hindi ko tayo sinabing super scary. Sa una pa lang sinabi ko na. Huwag mo takot ha? Sinabi ko na na medyo corny. Hindi, maganda naman siya. That was good, pero yung second story na lahat na papatay doon, yun lang yung ano. Second story? Yung, ano ba yung second story doon? Yung pupunta sa isang bahay ay, na lahat vloggers. Ng vloggers, tapos papatay. Yun yung takot mo? Mas nakakatakot hindi, yung hindi third. Takot. Ano? Bakit hindi na kahit isa labas doon? Sa lahat na stories, meron pa laban tas labas. Doon lang hindi na lalabas talaga. At least isang tao si isang yung chef tao, lang. Yung chef lang yung yung chef lang talaga kilala ko sa buong movie. Kasi kita ko dati videos niya. Ako na mahal, baka kagat hindi na sa hindi na talaga mahal sa hindi siya sharp. Fresh na fresh yung gulay. Pwede mag-cut din yun. Wag mo ko bastos. Let me concentrate. Ano ito next? Ito pa. Panoorin nyo yung Shake, Rattle and Roll. Ganda ng movie. Nung bata ako, pinapanood ko yung mga every episode mo. Heh? May episode siya? Ewan ko, series ba tawag or what? Movie lang yan. Hindi ba? Mas scary that. Ganon din mga iba-ibang story. Sequel siya. Dahil ako lang naman kakain, ito na lang gamitin ko. Sayang kasi pag nagbukas ako ng lata. Ito yung ulam nila. Busog eh. Gulay din. May bagong din dito? Salamat. Dupo doon everything is fine, kahit ano luto mo. Then you put pagong dito. Oh my God. Nakakain ka na ba ng ganito, binataan? Baka, hindi. Hindi problemize yung pangalan. Hindi ko remember yung pangalan. I don't know now what you are cooking. Pag labas na yung allergy test ko, wala na ako allergy sa shrimp. Pero hindi ko alam bakit ako nangangati. Oo, masaya na ako sa shrimp. Hulaan mo anong Tagalog niya. Tinuro ko na dati yan. Tinuro ko na. Sali na din sabi mo eh. Sige na. Oh, konti lang para may magamit ako next. Letter K. Sige, hulaan ko. Wait lang. Wag mo sabi, example, kailangan sabihin ko, Sarah. Huh? Mm-hmm. Ganyan sabihin. Mm-hmm. Ganyan, hulaan ko. Mm-hmm. Ha? Sara na yan eh. Hindi. Mm-hmm. Bili mo ako ng mm-hmm. Calamares? Ha? No. Parang starting with K something eh. Kala. Tama yung dalawa dun. Kala. Kala. Ayaw mo yan. Ulit-ulit. Dalawang beses na ako nagpabisa yun yan eh. Calamari. Tama? No, squid yun. Kala. Bili mo ko kala. Kanina sabi mo eh, kalimutan ako eh. Kala. Kaya mo yan, asawa. Pero after kala, M is tama. Hindi. Hindi? Hindi. Kala. B. Kalabaris? Ano? Kalabasa! Kalabasa. Kalabares yan. Ganyan na yun eh. Kalabuto. Hindi yun. Ganyan. Turuan mo pa ako. Ilagay mo na ito. Sinong gawa na ganyan? Kala akong matalino ka sa hulaan. Buksan mo na yung exhaust ng baho na. Ha? Mami G. Saan yung lalagyan ko? Ngayon yung pitanggibig niya. Ah, dati, chula lang. Here, bito din niya. Ha? Ito ba din? Chula, kanong kaya naman, chula ato dyan. Ha? Ha? Kaya, agay ko pa akong dito sa maganda pa siya dyan. Ha?
beauty at the bone so it's most bright. Meat sari jadi papi kariyandi. Meat, ande, shrimp, ga, sur, sab kuch khandi hai. Aapke throat mein dena hai. Sab ko papi karke pehle jaye. Hai? Wo kya aa gaya? Papi sab kat kar rahe hai. Nahi main ta apni khanda. Mene khan la main kala meat khanda. Wo roz kide mukode sab khanda. Alam ko na yung nasa mata mo. Hindi. Sabi ko isang Punjabi, isang Pilipina. Hindi. Ayaw nang nanay mabita mo. Tutulin ko yung titi mo mamaya. Tignan. Alam ko. Tingin ko lang reaction. Sabihin mo okay lang mami sa akin. Hindi. Ayaw ko. Isang beses. Ayaw ko. Bastos. Sara, gusto ko tingin yung ano niya. Sara, may rikyan na margiya. मैं हूँ सूर्य अर्गिन हूँ तभी को now I will bring like sun must shiny must कर सबसे अलग को सूरज बाबूई है सूरज 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 बाबूई सूर इस बाबूई सूरज इस sun वो डर गई उड़ी सूर्य सूर्य already है kasi hindi helping si Sara. Sara, isang beses lang please na. No. Sige na, konti help mo lang ako. Tingin ko lang yung reaction niya. Ano sabi niya? Ayaw ko na. Bakit nang sharing ng TV? Ha?
Ba't sharing ang TV? Sige. Hindi, sa camera, tingnan mo. Hindi ko talaga gawa. Gusto ko tingin paano sabi niya. Ayaw ko talaga. Hindi yan joke. Iinis ako sa'yo talaga. Gusto ko tingin yung reaction niya. Gusto mo magkagayit kami ng benan ko? Kita mo? Pag sabi mo something, tingin mo lang. Kita mo? Ayan na ang aking ginata. Nagkulay brownish na siya. Tinitipid ko kasi yung powder. Kasi ilang months pa ako dito. Parang gel na yan. Gel ba ito? Hindi kasi ilan ba yung binili mo? Isa or dalawa? Ay, binili ko ulit. Sabi ko pag-alis ka, kasama na ako, diba? Hindi po, hindi. Kanina na. Ganun lagi yung ginagawa ni Balik sa akin. Kung ano-anong pinagsasabi niya sa nanay niya, hindi naman naniniwala yung nanay niya. Saan na isang beses niwala siya sa akin? Pag sabi ko, kasi kilala nila ako na mabait. Ikaw kilala nilang sinungaling. Hindi talaga naniniwala sa'yo. Kaya sabi ko, once every... Kaya sabi ni Mami, my daughter-in-law is shine like moon. Sabi na yan. Kapag sabi ko sa kanila, gusto mo ng isang asawa pang Punjabi. Siguro gusto mo ng isang asawang Punjabi pa. Gusto ko reaction lang yun tingin. Yung gusto mo. Nararamdaman ko nga yung buntis ako, yun talaga yung... Alam niyo. Gusto niya ng isang asawa pa dito. Hindi. Ano? Isang wife. Kaya nagpapaalam ka na sa nanay mo. Ngayon lang, dati feel ko, I have enough resources. I am mayaman enough. Pero when you have wife, you realize, ang kulang talaga yung pera mo. Bakit? So I afford only one. Hindi ko talaga afford yung isa. Bukod sa afford yung masakit sa ulo, oh my God, isa lang talaga guys. Isa lang ah. Kasi lahat parehas-parehas ito. Lahat parehas-parehas. Kung ganyan kita mo, ito maganda, ito napili ko, ito napili ko. Pero once she become your wife, mga konti-konti lang difference. Konti-konti ha. Yung iba, konti mabait. Iba, sobrang konti-konti mabait. Ibang sobrang konti-konti mabait. Walang mabait word ha. Konti-konti pagdarating sa asawa. Pag ibang buo family, ibang relatives, mabait na. Super mabait na. Pero pagdarating sa asawa, sino nag-handle ng lahat na operations? Doon, konti-konti mabait lang. Hindi. Gusto niya ng ikaw yung pilihan. Gusto mo ng ikaw yung pili. Mabait or konti mabait? Kasi walang super mabait ha. Hindi, nararamdaman ko talaga. Gusto mo pa ng isang asawa dito eh. Nagpapaalam ka na sa nanay mo. Ha? Hindi, pinupush mo na yung nanay mo eh. Hindi, gusto ko tingin yung reaction nila. Hindi, gusto mo makita yung reaction nila. Kung approve ba yung isang asawa. Kapag ka po sila. Hindi na. Hindi, yun yung gusto bawal mo makita. Bawal sa religion namin yung dalawang asawa. Na ano? Yung dalawang asawa. Bawal lang sa religion nyo? Super bawal. Sino kita mo dito dalawang asawa? Meron. Sino? Nasa Philippines. Ha? Nasa Philippines. Sino? Isang Punjabi, isang Pilipino. Hindi yung nasawa. Ano lang, tabi-tabi lang. Hindi naman nasawa yung tabi-tabi lang eh. Bawal nyo na pare, huwag ka ganyan. Nung bago-bago kami sa vlog, di ba nasa Philippines pa kami, hindi pa kami nag-i-India. Ang dami nagko-comment na, naku, may asawa na si Budget sa India. Pangalawa. Kita niyo, parehas lang darating sa minds. Doubt siya sa akin. No. Ba't hindi mo na ako kilala siya sa akin? Baka naman, meron ka naman, baka. Uy, ganun. Sabi mo eh, isang beses. Ba? Hindi ka lang matandaan. I am expecting you. Kilala mo ako. Pag tawag sila, layo-layo ka sa akin. Pero may, uy, may ganong eksena talaga guys, nung hindi pa ako pinapakilala. Kasi pagkatawag niya yung parents niya. Aba, kasi noon time, silent ka lang, gumaganong ba naman siya sa akin? Di ba ang sakit noon? Hindi, kasi every second day away niya ako eh. Hindi ko na alam kung matibay ba siya eh. Saktan ka na every day kahit anong sabi ko. Kasi ma-pride ka din. Ngayon kasi alam niya na it's joke. Pero dati hindi niya alam it's joke. Oo talaga. Tapos sinabi ko naman, di ba, naiiyak ako dati. Kasi mag-isa na. Sensitive talaga ako. Sensitive ako. Ngayon kasi pumapatol na ako eh. Mas matapang na ako ngayon. Sarah, sorry na. For what? For what? Sorry na, I did everything. Sorry. No. Ibig sabihin, hindi mo na alam yung kasalanan mo. Hindi talaga.
recall mo yung kasalanan mo. Ano yung kasalanan mo? Dapat, pag di sorry, para realize mo. Tapos ako, hindi ko alam. Sige na, ikaw na sabi. Anong, ikaw isip? Ako takot, baka may iba kasalanan ako. Tapos tanggap ko na, ay, dalawa pala yung kasalanan mo. So, wala ako sabi, sorry. Pero, alam nyo na, after few hours, may reset button yun eh. Once sabi mo sorry, may start na yung reset button mga 3 to 4 hours. Ano tayo, kain? Kain tayo? Sige, kain tayo? Bakit ganyan? Ganun lang yung mga eksena ko pagkagabi. Luluto ako ng sarili kong ulam and then sasabay pa rin ako sa kanila.